Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang gabi po. Ito po ang ating latest update ngayong araw, April 19, 2022. Kung mapapansin niya po natin, ang umiiral ngayon sa ating bansa ay yung Easterlies. Ito nga po yung mainit na hangin na nanggagaling sa dagat Pasipiko. At kung makikita natin, may mga posibilidad na pagulan dito nga po sa may parte ng Mindanao area. Makakaranas po ng mga panandalian at merong mga matatagal na pagulan, lalo po dito sa may parte ng Cotabato. At sa ngayon nga po, magiging maganda ang lagay ng panahon ng halos buong bansa at makakaranas lamang tayo ng maalinsangang panahon. At ayon naman sa ating advanced weather forecast, may imposibleng mga low pressure area na papasok sa ating bansa. At ayon naman sa global forecast system, merong isang posibleng bagyo sa susunod na Linggo na posibleng pumasok sa ating bansa. Titingnan po natin yan sa ating advanced weather forecast. Sa ngayon nga po makikita natin may mga posibilidad na pagulan dito nga po sa may parte ng Mindanao, dito nga po sa may Surigao City, sa Kabadbaran, sa may Bislig, sa may Cagayan de Oro, sa may Cotabato, at sa may Pagadian, sa Dipolog, sa Siocon, sa Zamboanga City, at maging sa Davao may mga posibilidad na pagulan. Yung mga may kulay pula na yan, mapapansin nga po natin, ito po ay posibleng malalakas na pagulan. Dito naman sa Visayas, magiging maganda ang lagay ng panahon at makakaranas lamang po tayo dito sa may parte ng Silago ng panandali ang pagbuhos ng pagulan. Sa may Palawan naman po, magiging maganda rin ang lagay ng panahon natin. Wala tayong naasahan na anumang mga malalakas na pagulan na posibleng maranasan sa may Palawan. Dumako tayo sa may Bicol region kung saan nga maganda rin ang lagay ng panahon at asahan natin yung isolated rain shower at yung maalinsangang panahon. Maasahan po natin yan dahil po sa ating Easterlies. At halos buong Luzon naman, magiging maganda rin ang lagay ng panahon at posible pong makaranas ang Metro Manila ng localized thunderstorm. Dumako na tayo sa ating advanced weather forecast. Kung mapapansin nga natin by April 20, tuloy-tuloy nga po magiging maganda ang lagay ng panahon at pagdating naman ng hapon ng April 20, posibleng nga makaranas ng pagulan itong parte ng Eastern Visayas at ng Mindanao. Maging sa Palawan, makakaranas po naman panandali ang pagbuhos ng pagulan. Pagdating naman po ng April 21, makikita nga po natin magiging maganda na po ang lagay ng panahon at magkakaroon po tayo rito ng cloud cluster sa may labas ng ating bansa. At pagdating naman po ng hapon ng April 21, makikita nga po natin makakaranas din po pa rin ng mga pagulan ng halos sa malaking bahagi ng ating bansa. At meron nga tayo isang posibleng low pressure area dito sa eastern section ng Mindanao. Pagdating naman ng April 22, makikita nga po natin posibleng makaranas ng mahina at katamtamang pagulan sa may Mindanao at ilang bahagi ng Visayas. Pagdating naman po ng hapon ng April 22, makikita natin na posible pong makaranas ng mahina at katamtamang pagulan ang Mindanao area at maging dito sa may Palawan. Pagdating po ng April 23, makikita po natin may mga pag-ulan pa rin dito sa may parte ng Mindanao at kung makita natin merong posibleng low pressure area dito sa may ibabang bahagi ng Mindanao. Pagdating po ng hapon ng April 23, makita po natin tuloy-tuloy po makakaranas pa rin ng pag-ulan dito nga po sa may Mindanao dahil po yan sa low pressure area. At pagdating naman ng April 24, makikita nga po natin magiging maganda na po ang lagay ng panahon natin sa umaga. Pagdating po ng hapon, may mga posibleng pag-ulan. Pagdating naman ng April 25, makikita nga po natin na maganda pa rin po ang lagay ng panahon sa umaga at pagdating po ng hapon, may mga posibilidad nga po tayong pagulan. Makikita natin halos sa buong bansa makakaranas ng biglang pagbuhos ng pagulan. At pagdating ng April 26, makikita natin meron tayong isang posibleng low pressure area dito sa labas ng ating bansa. At posible pong makaranas tayo ng tuloy-tuloy na pagulan, lalo po dito sa may Mindanao area. Pagdating po ng hapon ng April 26,
Makita nga natin, tuloy-tuloy po na makakaranas ng pag-ulan at yung low pressure area nakapasok na po sa ating bansa. Pagdating ng April 27, makikita nga po natin tuloy-tuloy nga makakaranas ng pag-ulan dito nga po sa may Mindanao at maging sa Palawan dahil nga po dito sa low pressure area. Pero ayon po no, sa ating global forecast system naman, ito nga po ay posibleng maging isang ganap na bagyo no, kung hindi po magbabago yung ating nakikitang senaryo. Ayon po sa global forecast system, ito po ay posibleng maging isang bagyo. Pero ayon sa ating European sentre, ito nga po ay posibleng low pressure area pa lamang na posibleng magpaulan sa ating bansa. Again, inuulit natin yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. At dahil mahaba pa nga yung range ng ating advanced forecast, marami pa pong posibilidad na magbago dito sa ating mga minomonitor na posibleng sama ng panahon na makakaapekto sa ating bansa. Kaya manatili tayo nakatutok sa ating advanced weather forecast para po magkaroon tayo ng latest update dito nga po sa ating mga minomonitor na posibleng sama ng panahon. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat. Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational, or personal use tips the balance in favor of fair use. Disclaimer, please note no copyright infringement is intended. I do not own some materials, images, video clips nor audio clips used in this video. All content used fall under the remits of fair use. If happened that someone claims their ownership of the said materials above, I will not hesitate to remove them immediately.